Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang isang spell upang makaganti. May babalik nito sa inyong mga kaaway o mga nanakit sa inyo ang kanilang mga ginawa sa inyo. Una, kailangan mo lamang kumuha ng isang kandila. Ngayon, habang ginagawa nyo ito, maaari kayong maglagay ng insenso o magsindi ng insenso. Sindihan nyo ito. Ngayon, habang nakasindi ito, iisipin mo lahat ng kasamaang ginawa sa iyo ng taong ito. Mangyari rin na iuhit nyo sa kandilang ito ang pangalan ng taong nanakit sa inyo o may ginawang masama sa inyo. Pagkatapos ay kumuha kayo ng itlog at hawakan nyo ito. Ngayon habang hinahawakan nyo ang itlog na ito, ay isipin nyo ang lahat din ng galit nyo at isipin mo ang itsura ng taong ito at ang pangalan ng taong ito na para bang pinapasa mo sa itlog ang lahat ng galit mo at kaalaman mo tungkol sa taong ito. Ngayon, kapag tapos mo nang gawin niyon, ay ilagay mo lamang ang itlog sa may kandila hanggang mabalot ito ng itim na usok. Kapag ginagawa mo ito, mas maganda rin kung iniisip mo ang galit mo sa kanya. Dapat ay punong-puno ng galit ang iyong puso. Dapat ay ang gagamitin mong itlog ay hindi malamig. Kaya kung galing ito sa inyong ref, ay dapat ay ilabas mo muna ito upang hanggang hindi na ito maging malamig. Habang ginagawa mo ito, isipin mo lahat ng masasamang ginawa niya sa iyo, ang mga dahilan kung bakit ka galit sa kanya, ilabas mo ang galit mo sa kataong ito. Dapat ay mababalot ang itlog ng itim na usok. Ngayong nababalot na ito ng itim na usok, kagaya nito, ay kumuha ka lang baso. Dapat ang baso kukunin mo ay yung kita ang loob at ilagay mo ang itlog doon. Mag-ingat ka lamang na hindi mabasag ang itlog. Pagkatapos, ang gagawin mo rito ay maglalagay ka ng paminta. Ang gagawin ng paminta ay paparamdam sa kanila ang hindi komportableng pakiramdam. Kapag naamoy natin ang paminta, ay hindi maganda ito sa ating pakiramdam na para bang naiirita tayo. Ganito ang kanilang nararamdaman at ito ang sisimbolo sa kanilang buhay. Magiging hindi komportable ang kanilang buhay at nag-iirita sila. Babalik sa kanila ang lahat ng ginawa nila sa atin. Sunod ay maglagay ka lamang ng dahon ng oregano. Patuyuin mo lamang ang dahon ng oregano at maglagay ka rito. Sunod, ang lalagay mo ay ang dahon ng ang sibot. Ang sibot ay pinaniniwalaan sa Chinese na four herbs. Ito kasi ay naglalaman ng apat na iba't ibang herbs. Kaya naman ito ay pinaniniwalaan nila na nakapagbabalik ng magandang pakiramdam o ng lakas ng isang tao. Ngunit sa paraan na gagamitin natin ito ngayon ay baliktad ang ating gagawin. Ito ay tutulong upang kuhanin natin ang mga enerhiya ng taong ito. Baliktad ang magiging epekto nito sa ating spell. Ilagay ka lamang nito kahit ilan. Ngayon, ang gagawin mo lamang sa kandilang ito
ay titigan mo ulit ito sa huling beses at isipin mo ang lahat ng galit mo rito. Siguraduhin mo na matindi ang galit mo rito at totoo ang galit mo rito. Dapat ay totoong may ginawa sa iyo ang taong ito, dahil kung walang ginawang masama sa iyo ang taong na ito, ay maaaring hindi umepekto ang spell na ito at bumalik sa iyo ang ating sinumpa. Ngayon, dapat ay punuin mo ng dugo ng baboy ang ating baso. At pagkatapos ay habang nilalagay, wala akong dugo ng baboy ngayon. Ngunit ngayon, iyon ang dapat nyo gawin. Maglagay kayo ng dugo ng baboy at pagkatapos ay habang nasusunog o habang nakasindi ang ating kandila, ay sabihin nyo ang mga spell o mga salitang papasabi ko sa inyo. Habang ito ay nakasindi, hanggang maubos ito ay dapat ay nakatitig kayo dito at paulit-ulitin nyo lamang ang mga salitang ito. Estodes el corones y laila crudo. Iko-comment ko ito sa comment section. Ngunit tandaan nyo lamang na dapat ay totoong may ginawa ang taong ito sa inyo, dahil kung wala ay babalik sa inyo ang spell na gagawin natin. Ngayon, habang sinasabi nyo yon, dapat ay hanggang maubos ang kandila natin, ay sinasabi nyo yon kahit nakatitig lamang kayo rito o sa isip nyo lamang ito sinasabi, o kaya naman ay pabulong nyo itong sinasabi. Ngayon, pagkatapos noon ay ilagay nyo ito madaling araw, alas 12, saktong alas 12 ng madaling araw, ay ilagay nyo ito sa labas ng inyong bahay hanggang alas 3. Pagka alas 3, ay itapon nyo na ito. Itapon nyo ito sa isang halaman o kaya naman ay sa lupa. Itapon nyo ito at bisain nyo ang itlog. Dapat ay doon pa lamang mapibisat ang itlog kapag dating ng alas 3. Pagkabisat ng itlog ay kasabay nito ang pagkasira ng buhay ng taong ito o ang pagbalik sa kanya ng kanyang mga ginawa. Sana ay may natutunan kayo at sana ay gawin nyo ang spell na ito ng may responsibilidad. Dapat ay isipin nyo ng mabuti kung nais nyo ba talagang gawin ang spell na ito. Dapat ay kapag ginawa nyo ang spell na ito ay kalmado kayo at hindi kayo napapangunahan ng inyong galit. Tandaan na lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, ay laging may kapalit.